Hi and welcome back to yet another video. I'm Billy. So, andito tayo ulit ngayon sa bahay. Nakaupo na tayo ulit sa upuan. And, namiss ko yung ganitong setup, no? Mga dati nating live talks, mga usapan, mga tips sa pagpipicture. So, andito tayo ngayon, nakaupo for the unboxing of our new helmet. Siyempre, galing kay Sir Jason ng HJC Philippines. So, thank you Sir Jason for graciously giving this helmet sa atin. And di ba, parang syempre, nakaka-boost ng confidence yung, hindi naman ako ganun kalakihan na creator na gumagawa ng videos, nagpipicture, and nagko-cover ng events. Kumbaga, yan ako, ganyan o. Yan, ganyan lang. Maliit lang yung, kumbaga, yung dent na ginagawa natin para sa community. And napansin tayo sa pagpipicture talaga ng mga motor. So, alam niya naman yun, sa nakalipas na taon, nagpipicture tayo sa taas ng mga motor. Summary laki. And we're just uploading it, no? And consistently ginagawa natin yun. Hindi dahil sa convenience sa atin, dahil medyo nakahiligan rin naman natin. So, yun ang sabihin natin. Nakahiligan rin natin. And yun, nakakilala rin tayo ng mga iba't ibang tao. Yan, kagaya nila, Sir Jason. So, ayun, they sponsor this helmet para sa atin, and I'm thankful for that. Na ayun nga, na napansin yung mga ginagawa natin. So, thank you po, Sir Jason, para sa ganitong opportunity. And ayun, ito yung box. Ayan. So, ito siya. RPHA 70 na carbon MC5. Ayan. Tinatago ko yung mukha ko kasi sa akin nagpo-focus. So, ano ba? Laman ng box, syempre, default. Syempre, yung manual. May stickers din. Pwede siya idikit sa visor nyo. And, nagamit ko na siya talaga. Inanano ko lang, nilagay ko lang sa box para gawin tong video na to. Surprise! Kaya, natanggal ko na yung sticker sa visor. So, inside the box, ito na siya. May magandang bag. Bricked ba? Bricked ba? Basta yan, it's Jason. Yan. So, and then yung bag, no? So, yung loob, minsan ginagawa ko rin pamunas. Pero, pinupunasan ko muna ng parang medyo tawag dito. Ligaw muna tubig, tapos dishwashing. Pag yung sa visor, ganun. Tapos, pag tuyo na, ito yung pinapamunas ko kasi parang malambot lang yung tela niya. Kaya yun. Yun sa bag para sa akin. So, may isa pang cover. So, ito na siya. Ito na yung pinaka-RPHA 70 carbon na MC5. So, ito yung black na carbon na may design din. Ang ganda ng design niya, no? Napaka simple lang. So, ayan. So, sabi ni Sir Jason, this is for mga motor na straight yung tayo mo. So, mga naked bikes, ganon, scoots, na hindi ka na kayo o kagaya ng mga sports. Kasi, kung sports yung gamit mo, mas bagay yung RPHA 11. Yun. Kumbaga, tailored yun para doon. So, ano ba? For touring, sports touring, parang ganun. Ito yun. Bagay sa ito kung maganon yung motor nyo. So, ako naman, naka-scooter, kaya, ayun. Bagay na bagay siya. Na-testing ko na rin siya. And okay naman, napakagaan kasi carbon rin siya. So, ang net weight niya is 1,400 grams, tapos yung gross niya 1,408. So, sabihin na natin 1,400. O, ayun. Ang kagandaan dito, carbon siya and dual visor. Kasi yung ibang dual visor, mabigat siya. Kasi diba, may mechanism pa sa loob, may bumababang visor. Ito, magaan siya kahit dual visor siya. O, ayan. Vents. Hindi kita. Ayan. Bumili rin kayo ng RPHA 70, no? May kasama na rin siyang pinlock. Yun yung hindi magpo-fog yung visor nyo.
alam ko pag mga maulan, ganun. So may kasama na rin siyang ganun. Tapos isang lens lang kasi dual visor naman na siya, isang clear lens na yung kasama. Unlike sa RPHA 11, pag bumili kayo ng RPHA 11, dalawang lens siya. So ayun, kasi single visor lang naman siya. So di ba, may sense naman. Pero yung lens nito and RPHA 11 is interchangeable naman siya. Kung meron kayong 4RPA 11, pwede rin dito yun. Kunwari, gusto nyo palitan ng smoke, ng ibang kulay, pwede rin yun dito. So, ayun lang naman. Yun yung gusto lang magpasalamat rin syempre sa Triumph, sa HGC, guys, sa Jason especially. So, sa binigay sa atin na gamit na to, and napakalaking tulong rin talaga. So, ayun. Sure doing for quality helmets, syempre HGC. Meron niya sa Caloocan, meron niya iba't ibang branches. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi baka naghahanap rin kayo ng ganitong model na ng RPHA 70. And baka makatulong tong video na to, makita niyo yung anong tsura niya. Ayan, so nandito yung pang tagulang pa, uy! Pang ano, pang baba sa visor, nandito sa ibaba. Ayan. Ayan. So, pag tinas niya siya, push niyo lang yan. Tapos, may lock din. Yun yung maganda, may lock. Kasi iba sa katagalan, parang bumababa ng kusa. So, ayan. I hope nakatulong yung video to sa inyo, no, kung hinahanap niyo yung itsura ng MC5 na RPHA 70 carbon. Siyempre, if you do like this video, sana mag-subscribe kayo. And madalas tayo nagpipicture ng events. Na-upload natin yung POV natin or point of view natin sa mga events. And ako ba? Majority, ganun lang naman. Minsan, nagbibigay tayo ng kung anong natututunan nating experience sa buhay, mga life talks. And ayun, mostly picture lang talaga. And I hope na magustuhan nyo yung mga yun. So, thank you and I'll see you guys on the next one. Peace! Nakikita ko yung mga comment, no? Dami ko palang hindi na-replyan. So, shoutout kanila Sirces de Guzman, kanila Raymond Angala. So, sila yung mga madalas ko rin makasama sa taas pag may kumakain kami or rides kami. Sila yung mga nakasama ko. Kasama rin yung ibang mga nagpipicture sa taas. Ayun, yun lang. Kung gusto nyo shoutout, comment lang kayo. Kung may gusto kayong matutunan, may gusto kayong topic na pwede natin itakil about sa pagpipicture or sa mga events. Ano pa ba? Yun. So, sabihin nyo lang, comment down below and sa lahat ng RPHA 70, ano yung pinaka gusto nyong design? So, okay, comment down. Okay?